walang pera, pambayad kuryente, tubig, pagkain. Yung kalimidad nung nakaraang ano, yun, bahay namin tanggal ang bubong, wala pa po hanggang ngayon, di pa na ano. Kamukha nung apo ko na nagkasakit noon, nung isang anak sista nagkaroon siya sepsis, eh, namalapit ako sa mga kamag-anak ko, mga anak ko. Yung baboy namin, yung dati hindi pa pwedeng maibenta, pwede ko na ba na yan sa ibang tao na kuhaan ko muna ng pera. Pang-emergency naman po, sir, sa hospital, ganyan. Yung sa sahod po kasi namin, bali, nag-iipon kami bukod po sa mga, ano, bali, binabudget po namin yung gastusin sa income, ganun. Tapos, saka po kami nagsisave ng paunti-unti sa sahod namin. Financial na... Kaalaman. Kaalaman. Wala akong ano eh. Idea eh. Hindi ko rin alam eh. Hindi yun. Siguro po yung pagpaplano kung paano gagastusin yung paano gagastusin ng tama yung pera. Financial literacy is fundamental siya na ano eh, kaalaman na dapat ma-instill po sa ating community. Dapat i-raise natin yung kaalaman ng mga communities towards handling their financial and daily expenses. Ito kasi yung challenge sa atin, especially for the marginalized sectors, yung mga lipunan po na nasa laylayan, no? So sila po kasi dapat yung mas may alam. Sila po dapat ang mas may access sa social services, sa risk protection services ng government and even sa mga private institutions. Yung education ng tao, yung pananaw ng tao pagdating sa kaperahan. Kasi ang Pilipino pagdating sa pera, negative ang mindset. Isa talaga sa mga weaknesses yan ng bawat individual. Kung paano talaga i-handle yung finances natin. Pagdating sa ganitong pagsisavings, wala talaga silang idea, sir. Kasi ang tao kasi, sir, sa amin, sana yung kukuha muna ng pera kesa sila yung mag-i-invest. Parang ganun. Importante po yung education. Importante po at obligasyon po nila ay palago yung pera nila. Ginagawa namin to through the community savings mechanisms. Bakit community savings group? Kasi ang idea ng community savings group, ito ay proyekto na Move Up Project. Pumunta sila dito sa aming barangay at pinilot kami, sabi niya, kasi kami ay vulnerable sa mga disaster. Sa atin, hindi po maaalis talaga yung matamaan tayo ng disasters. Andiyan yun. Most of the time, hindi lang yung disasters ang problema natin, pati din po yung ano eh, yung mga family crisis na pinagdadaanan ng mga pamilya. Pagdating ng oras na yon na binabaha, dito sila nag-iipon-ipon, nag-i-evacuate. So, makikita mo po, kakainin mo sila, bibigyan mo sila lahat ng pangailangan. What if kung may pera sila? What if kung may savings sila? So, hindi na magiging masyadong mabigat, hindi lang dun sa barangay namin, kundi para din sa kanilang mga personal na buhay na at least may dignidad sila, may sarili akong pera, hindi na ako hihingi pa sa iba. Yun, na parang na-challenge kami. So why not nasubukan? Lalo itong lugar namin eh prone sa disaster dahil madalas binabaha kami dito. At least meron kaming makukuhang tulong kagad na hindi kami umaasa sa tulong ng government dahil nasalanta kami. Dito, kung may naimpok kami, pwede kaming kumuha kagad. Pwede na ma-release ang pera mo. Yung po ang isa kong tinandaan sa buhay ko. Hindi pala pwede yung gastos muna bago ipon. Kailangan po pala ipon muna bago gastos. O sabi ko nga eh, kung kailan ako nagkaedad, tsaka ako natutong, bakit hindi pa nung bata ako, ginawa ko na. Yung kailan ako may edad na, tsaka ako nagawa na ngayon nakasali. Kaya nga sabi ko, sana nung araw pa. Nung una talaga, hindi, parang baliwala lang yung mga paggastos nila. So ngayon natuto na sila na mag-ipon, mag-budget. Parang meron na rin pong, anong tawag dyan, yung ano sa sarili, yung tiwala sa sarili. Definitely, yung mga tao, yung mga family na merong silang knowledge or prepared financially at merong backup pagdating sa financials, sila yung makikita po natin na mas mabilis nakakabangon. What we want to tell the urban poor communities is that
bigyan natin ng importansya, no? Yung usaping pinansyal, yung pagpapalago ng pera is we try to see it as part of our obligation. Hindi lamang po para sa present, but para po sa future and the generations to come.